Pag-usapan naman natin ngayon mga boss itong drawing exercises nating ito no, para ma-practice yung kaalaman natin sa mga AutoCAD command. Kaya alam mga boss, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag niyo po sanang kalimutang pindutin muna pala no, yung subscribe. Isama niyo na rin po yung like at saka notification bell. Ang una nating gagawin mga boss no, pag gagawin natin itong drawing na ito, ang gagawin natin, no, gagawa muna tayo ng line o yung guideline natin dito. Max properties ko lang para parehas yung line type. Pagkatapos, gagawa rin ako ng line vertically para magawa yung center line, no? Max properties. Ngayon, gagawin ko na itong mga circle, no? Unahin ko na ito. Circle. Tapos ito ang diameter nito is 28, no? D4 diameter 28 millimeter. Ito na. Tapos ito naman, ang diameter nito is 38, no? Circle na naman. D4 diameter 38 millimeter, no? Ayun. Ngayon ito naman ang radius is 40, no? Circle. Tapos sa click, radius ay 40. Ayun. So pag nagawa na ito, gawin naman natin yung nandito. So yung center line niya magmula rito hanggang doon is 45 mm, no? So ibig sabihin, yung offset ko ito ng 45, no? Ito 'yon, no? So i-dimension ko muna para makakasigurado tayo na ito ay makikita natin 45 mm. So ang diameter nito ay 20. Itong circle dito, D4 diameter 20. Ito 'yon. Ito naman ang radius naman nito ay 20 naman, no? Circle, click. Radius is 20. Ito 'yon, no? Ngayon gagawa naman tayo ng circle bandang baba naman, ito, no? Magmula naman dito sa center line na ito hanggang dito 90 mm. So ibig sabihin nag-o-offset ako ng 90 mm dito. Ayun. Ang circle na ito ay ang diameter niya is 20 rin, no? Tapos ang radius niya ay 20. So ibig sabihin parehas lang nito. So pwede na nating i-copy ito from center papunta rito. Ayun 'yon, no? Parehas lang, no? Diameter 20, radius 20, diameter 20, radius 20. So parehas. Ngayon na dimension natin ito para makita natin na 90 mm itong center nito, na center to center ito, na. Ngayon ang susunod na gagawin natin itong circle dito, na radius 9. So circle 'yan pero gagamitin natin itong tangent tangent radius, na. Tangent siya rito, tangent siya rito. Tapos ang radius is 9. Ito 'yon. So i-trim na natin para hindi tayo malito, no? Ayun. Yung circle na 'yan, ha? May arc siya rito. So mamaya itong iba rito lilinisin natin. Gawin muna natin itong line na ito, na. Itong line na ito, right click, tangent siya dito sa circle na ito. Shift right click, tangent din siya sa kabilang circle na ito, na. Ang susunod na gagawin naman natin, ito naman, no, yung circle na ito, ang radius is 26 mm. So circle siya, tapos tangent tangent radius uli. Tangent siya rito, tangent siya rito, ang radius ay 26 mm, no. O trim na tayo. Titrim ito at saka ito. Erase na lang natin ito. O ito na 'yon, no. So ngayon ang gagawin naman natin, ito na. Circle pa rin ito, ang radius ay 98 naman, no. Circle, tangent tangent radius pa rin. Tangent siya rito. Tangent siya rito, ang radius ay 98. Ito na. So i-trim na rin natin ito para hindi tayo malito. Hindi natin kailangan 'yon.
So ngayon ang gagawin natin, ititrim na natin yung hindi kailangan, no? So ito, unahin na natin ito para hindi tayo malito, di banda rito, na? Ayun. Ngayon na banda rito naman, ito hindi natin kailangan ito. Tsaka ito. Ayun. Ngayon sa banda rito, lilinisin natin ito. Titrim natin. O, i-analyze lang natin mabuti, no? Para hindi matrim yung iba. Ayun, no? So, parehas na. Ito. O, kung titingnan natin, parehas na, no? So, ang susunod na gagawin natin, dimension na lang tayo, no? So, dimension tayo. Unahin na natin yung mga radius, no? Kasi maraming radius. Ang radius nito is 20 mm. Ang radius nito ay 9. Ang radius nito ay 40 mm. Ang radius naman nito is 98. Ayun, tumatama naman yung mga tinadimension natin. Ito, 26. Tapos, ang radius nito ay 20. Ayan, na. So, kung titingnan natin, wala nang radius, no? Ang susunod naman, yun namang mga diameter. Ang i-dimension natin, meron tayong diameter dito. Ang diameter naman dito ay 28. Diameter nito is 38 naman. So far, wala pa tayong mali. Diameter nito ay 20. Diameter nito ay 20 rin. Ayan, na. 28, 38, 20. Okay, ayun mga boss, no? Kung titingnan natin na parehas na, i-check natin. O, wala nang kulang. Ang gagawin na lang natin, ito, i-adjust na lang natin, no, yung mga center na ito. Yung mga guideline na ito. Hanggang dito siya. Pwede nga ipasok natin hanggang dito. Ito naman, hanggang dito. Tapos ito, adjust natin hanggang dito. Sa actual job, ayusin natin yung mga guide na ito. Kung nagustuhan nyo pala itong practice exercises natin mga boss, no, dito sa AutoCAD, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.